pa ba nung una ninyong naisipang magtayo ng sariling negosyo? Hindi ba't isa sa mga pangunahing katanungan ay kung paano intindihin, hawakan, at ayusin ang pananalapi ng negosyo? Kaya naman, sa yugtong ito, aming ipapakilala sa inyo ang ating mga katropa na magpapakita at magpapaintindi ng ilang mga bagay mula sa usapang tala ang pananalapi hanggang sa tamang pamumuhunan. Wow! Nandito na ang Tropang Japorms! Tropang Japorms! Tropang Japorms! Tropang Japorms! Ng mga daddy natin. Your dad na si FPJ? Yes, totoo yan. Ang daddy mong si Binoy? Yes, totoo yan. Pati yung dad mong si Daboy? Yes, totoo yan. At ang daddy mong si Ipe? Yes, totoo yan. Okay, balan nyo kung anong bagong negosyo nila, daddy. Ano? Kaya nga dapat ang pangalan natin ay Action Star Laundry Shop sa labahan, Action Agad! What's wrong with a business like a laundry shop? Oo nga naman, bakit? Illegal ba yung business na yan? Illegal ba yung ginagamit na sabon? Dili man, napagsabihan lang ako ni daddy ko na sobrang spoiled na daw ako. Lahat na lang binibigay niya sa akin. Hindi daw ako matulad sa kanya na bata pa lang negosyo na. Pagtanda, negosyo pa rin. Kung sa bagay, nasabihan din ako ng parents ko. I'm just wasting money for my clothes. Clothes! Shoes! Shoes! And parma! Parma! Bagay, anong magagawa natin? Eh, sikat tayo eh. Dapat, i-maintain natin ang status symbol natin na trendsetter. Trendsetter! At alam nyo ba, sa probinsya, pag umuwi ako, trip na trip nila itong Japorms ko! Ha? Kaya't maganda naman kaya. Tama!
Anyway, kailangan natin mag-isip ng paraan para mapatunayan natin sa mga parents natin na hindi naman natin sinasayang ang mga pera nila. I agree with you. We should prove to them what we can do and what we are capable of. Parang dyan, magmeryenda muna tayo, tapos iplano natin kung anong negosyo ang itatayo natin. Rika, malibre ka naman. Total, pinapa-noseblade mo kami. Yeah, you're right. Fine, Dad. You bet! Let's go! Ay, kainit. Kapoy, nako. Ay, alam niyo ba, girls, ang ginsabi sa akin sa daddy ko na ginsabi niya sa mga kaibigan niya? Hoy! Hindi tayo sumusuko sa laban! Imbis pinagpapatuloy natin ang laban! Di ba, Ipe? The boy. Kaya dapat, magtayo na tayo ng negosyo. Naaamoy ko na. Naaamoy ko na ang pananalapi. Ano ko no? Pananalapi? Pananalapi! Pananalapi. Ibig sabihin, tamang pamumuhunan sa negosyo. Tamang lakang pondo at prioridad sa gastusin. At upang makamit natin ang performance ng negosyo. Kaya dapat ibatugtali natin ang ating naisip na negosyo. Patugtali! Babalang kasin! Tutukuyin! Tatahiin! Lirikain! Yan ang Patugtali! Isip na tayo ng tatayo natin na negosyo. Alam ko na, dapat magbenta na lang tayo ng mga sapatos, ng damit, ng accessories. Eh di ba tayo naman ang trendsetter? Trendsetter! Dito sa school natin, di ba? You have a point. And you're not pointless. Pointless! We have to look for a location here in the campus. Dito? Why not? Dahil paano naman natin bayaran ang renta? Madali lang yon. My dad can talk to the school and tell about our intentions. It can also be part of our course as business development. Oh, magiging part pa siya ng ating practicum, di ba? Nakatipid ka na. Kumita ka pa! Nakakaloka! You're so good, sis! I know. You're so good. Siguro pwede rin tayo magtayo ng ukay-ukay on the side para sa mga accessories at damit na hindi na natin nagagamit. At syempre, mauuhaw ang mga yun. Kaya dapat mag-sell tayo sa mga pika-pika. Mm. I can feel the success coming! Cheers! Kaya dapat busisiin natin ang pananalapi! Pananalapi! Paano kita mamuhunan? Ano ko ba naman? Siyempre, dapat mamuhunan ka sa mga angkop na kagamitan at ari-arian. Invest in the right assets.
Tropang Japorms Shop ang negosyo natin, paano tayo mamumuhunan? Alam ko na! Dapat, una, mamuhunan tayo sa mga uso na porma at damit. Check! Mga lagayan ng damit! Check! Mga accessories! Check! At syempre, ang mga supot at iba pang gamit na gagamitin ng mga customer! Check! These are the right things and materials we need to invest on because our business is a Japorm shop. Dapat yung image ng store natin parating kakaiba at parating nasa uso. Yeah! At dahil dyan, mas lalong gaganda ang image ng business natin at lalong magiging kaaya-aya sa mga customer. Check! Pangalawa, dapat mamuhunan sa kaaya-ayang pwesto o lokasyon. Madaling puntahan. Tama. Ligtas at matiwasay. Tama. Matao. Tama. May supply ng tubig at kuryente. Tama! At siyempre, nadami ang ating customer, benta at kita! Kailangan nating mamuhunan sa account receivables din! Ano daw? Alam ko na. Yan, mga nalilikom na pautang sa mga tumatangkilip na customer. Wow! Ang galing mo lawahan, agad mo! Siyempre ba? Ako ba? Yung mukhang to? Eh, genius to! Sige na! Dapat lumikha ng pagtitiwala. Correct! Pag-ibayuhin ang pagtatangkilik. Correct! Pausburin ang goodwill. Correct! At pag nagawa natin lahat yan, darami ang ating customers, benta at kita! Correct! To the right. To the left again. Oh, wait, to the right. Oh, wait, 7-up gum. Oh my God, it's... Ano ba talaga ang gusto mo naman? Hindi kita maintindihan. Oo nga. Ay, nako, mag-juice na lang tayo. Ay, mabuti pa nga. Ay, sandali. Sandali, bago ko makalimutan, meron pa palang pang-apat. Dapat mamuhunan tayo sa tamang laang pondo at prioridad nga gastusin. Oh! You mean working capital. We should have our working capital every day. Working capital? Yes. What I mean is, you should have a ready cash for your everyday needs. Para sa tubig at kuryente. Check! Magaling at mabuting tauhan. Check! Sabi kasi ni dad ko, ang sampu, dapat alagaan ang isang business. Pati na rin ang mga empleyado nito. Well, since balaan nyo naman tanan, why not mag-juice na lang kita? Tropang Japorms! Oh, bakit nga pala hindi na lang tayo magpatugtog ng music dito para naman mag-dancing-dancing tayo dito? May mga customers na lumapit! Oh, ah, maganda! Idea yan! Tropang Japorms! We'll be right back.
magawa ng tala ang pananalapi, dapat alam natin ang pagbubuo ng negosyo. Oo! Creation! At syempre, sa pagbubuo ng negosyo, dapat merong tagatustos ng serbisyo at produkto. Supplier yan, di ba? Syempre, katumbas niyan ay... Inventaryong materyales. O... raw material! Girl, sa pagbubuo ng negosyo, kailangan din natin ng... bangko, kapitalista, and of course, may-ari! At tayo yun! Ang... Tropang... Japorms! Mananatili na lang ba tayo sa pagbubuo lang ng negosyo? Dapat, sa pagpapalago naman! Oo nga! Palaguin naman natin yung negosyo natin! Hindi man kamukha intindi! Dapat mag-invest pa tayo sa mas madaming gamit ng daming produkto. Eh, dapat bumili pa tayo ng mas madaming accessories na uso, na mga bag, mga sapatos, mga damit. And as for labor, we should divide ourselves on each work para meron naman din makapagpahinga, no? Nararamdaman ko na na malapit na ang paglago ng Japorm Shop! At syempre, pag may pera na tayong naipon, pwede na tayong bumili ng pwesto sa labas. Oo nga! Galing-galing mo naman! At magkakaroon na tayo ng... fixed assets o ari-arian! Tropang Japorms! Ay, mga Inday! Dapat malaman niyo kung saan ang labas at pasok ng produkto sa negosyo! The exit and re-entry! Kala niyo, kayo lang ha! Oy, Klaw-Klaw, tayo naman ang bumanap! Yes, Juday! Kita at pagkalugi! Or, as we call it, Ito na ang talaang pananalapi ng benta at kita. Or income statement. Benta mababawasan ng gastusing pangproduktoor cost of goods. So, sagot? Kabuang tubo. Gross margin. Tama. Sa kabuuang tubo, ibabawas naman ang gastusing pangnegosyo. Or we may call operating expenses. Sagot, operating income. Kala nyo, hindi namin alam ang English nun. Operating income, mababawas ang mga gastusing tulad ng buwis, depreciation, at iba pa. Equal, sagot, netong kita. Net income. Net-net mo! Tiyak na magsasara ang negosyo mo!
teka, alam nyo ba kung anong kalapastanganan sa pamumuhunan? Oo naman, ang paglistay ng pamumuhunan sa kung anong bagay na di naman kailangan. At pag nagkataon, tuloy na ng mababang karote ang... negosyo natin. Sigok na! Tagas! 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 Dito na ang Tropang Japorms! 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 Pag-unawa ang pagsusuri ng mga talaang pananalapi! Ang maintindihan ng mabuti ay siyang liki! Upang makamit ang negosyo, ang kanyang kasikatan! Sa pinaka-importanting aspeto sa pagnenegosyo ay ang usapin tungkol sa pananalapi. Dapat itong intindihin at pag-aralan ng mabuti upang hindi malugi sa pagnenegosyo. Dapat malaman kung paano mamuhunan ng tama. Dapat ilaan ang puhunan sa angkop na ari-arian at kagamitan. Sa kaaya-ayang pwesto o lokasyon. Sa accounts receivables. At sa tamang laang pondo at prioridad na gastusin. Katulad ng ating mga katropa, maingat nilang inaaral ang mga ito habang isinasaisip ang kinabukasan ng kanilang negosyo. Ikaw, alam mo na ba ang maayos na paghawak at pamamahala ng pananalapi ng iyong negosyo?